Alright, so if you were like me na ayaw ng maraming unnecessary information, maraming chismis, maraming kwento na nakakasayang ng oras, then guys, you are in the right channel. Dito, walang hype, walang bash, pure technicals, and of course, it is a newbie-friendly and trusted ng ating mga veterano. So for today, we will conduct our technical analysis of DITO, AC Energy, PHA, APL, and BSC. So today is February 5, 2021, and today is our weekend recap, alright, for our technical analysis. Pero bago ang lahat, ito muna ang ating verse of the day. Sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Yan, very simple, very plain, pero solid yung tama, no? Sabi dito, yung mga may takot kay Lord, doon nagsisimula yung wisdom, yung kaalaman. Okay? Pero yung mga, alam mo yun, yung mga hindi wise, kabalik tayo ng fools, hindi wise, no? Ayaw nilang tinuturuan sila, ayaw nilang sinesharean sila. Okay? So guys, don't be a fool. Alright? Be someone who fears the Lord and loves wisdom and knowledge. Alright? So para sa ating channel, guys, if you have questions, ayan, thank you so much sa ating, gumawa ng channel na to, si Hazel, ano po? So mamaya magko-comment siya ng green heart. So please like. If you have any questions, inquiries, no? Pasok lang kayo dito, magtanong lang kayo, no? So what we do is nag-send lang tayo ng mga quotes here and we post our videos, okay? So usually dito nagtatanong kung paano makasali sa GC and such, okay? So guys, ito nga pala ang ating honey gain, passive income. Napakadali kumita, naka-on lang internet mo, wala kang ibang gagawin, no? So today, naka-$21.31 na tayo. So that means pwede na tayong mag-request ng payout, okay? So ganun lang kasimple guys, sobrang naka-on lang siya, install nyo lang. Don't worry, safe ito. Once again, safe po ang ating pangalan nito. Save ang ating information dito, okay? Kinukuha niya lang yung internet para ipa-lend, no? Yung data usage, okay? Again, hindi na siya nakakapagpabagal, okay? Ng internet. So, kapag request payout, ganyan po ang lalabas. Alright, how do you like to receive your payouts? PayPal or Bitcoin? Yan. So, yan, alam niyo na guys, no? First time din natin nakikita to. So, select natin PayPal. Yan. So, ganyan ang lumalabas. Alright? So, hindi na natin I'll post another video for this one. Tsaka na natin asikasuhin yan. Punta na tayo ngayon sa technical analysis. Sinapakita ko lang na it's very feasible, no? Ang ating honey gain. Very feasible for passive investment. Okay? Sure, hindi nga siya investment kasi wala kang lalabas na pera. And, ayun guys, thank you so much sa mga nag-support through our channel, through GCash, through Ko-fi, no? If you were watching si Jeric Deseo, no? So far siya yung latest na nag share ng blessings niya sa ating channel. I am looking for you, please message our page so I can add you to our exclusive GC wherein you have direct line with us. You can ask any question anytime, anywhere, basta hindi po tayo busy. Alright, so ito ang ating channel, no? So guys, thank you so much sa mga nagli-like. Huwag kakalimutan i-like para mas marami ang hindi ma-hype. Alright? So, and subscribe. And hit that notification bell. There's, meron akong nagustuhang comment dito. So, saglit lang, no? Very, very mabilis lang. Ay lang natin itong gagawin. Okay? Ito po, minsan napagkakamalan tayo daw yung doktor na nag-hype. Hindi po kami yun. Ano po? Ayaw po natin sa mga yun. Alright? So, eto. Si Royal Pot, no? Sobrang na-appreciate po natin ang kanyang, ang kanyang metaphor pa, no? Very accurate talaga, sabi niya. Kumbaga, sa pool lahat kung exam. Ayan. Thank you so much, Sir Royal Pot. Alright, so eto na. Let's get down to business. First of all, type natin yung template natin. Dr. Trader PH. And, sino bang una natin? Si Dito. Okay? So, let's see for Dito. Tago muna natin tong mga to. Alright, for Dito, makakakita tayo dito na there is an evident increase in net foreign buying. Ayan po, 2.22 million. And ito yung maganda sa kanya. So, ubos na po yung ang bilis mag-exhaust and we are now seeing a continuous na
umaangat yung volume ng stock na ito, ang volume ng traded stock na ito. Okay? Palitan natin, gusto ko siyang gawing blue. Okay? Yan o. Paangat po yung volume, ibig sabihin, nag-start na siya mag-build up ulit once again ang buying momentum. Okay? So, bakit? Tignan nyo to guys, in our Bollinger Band, nag-start na siya mag-expand. Okay? So, once we see an expansion, ibig sabihin, the stock is currently increasing its volatility. Okay? So, umaangat na because right now, it's now approaching its 52-week high. Ito yung highest niya so far. Plus, the strongest resistance, of course, is at the 14.76 pesos. Okay? So, for our PSAR, once again, nagbigay na siya ng signal niya na this stock would go up, and go up it did. Okay? So far, tignan natin kung kaya niyang basagin tong resistance na to, no? At 14.76. Okay? So, for our Ichimoku, sa Ichimoku natin, this is a good one. We still have a cyan over the maroon color, signifying that this stock is further going up. Plus, we have here the candlestick above the upper limit of the Ichimoku cloud, signifying na so far uptrend pa rin, no? And wag lang aangat itong red over green kasi that would signify kapag yumuko itong ano natin dito, green or cyan color, kapag yumuko yan, then magkocross yan, that might signal a short-term downtrend movement. Okay? So for our MA9, so far, so good. This one is becoming a support, no? Kung baga kung babaksak man yan dito, we are expecting a good bounce at 12.79. And we have here the MA20. Okay, so for MA20, nasa 12.34 siya. Again, these two are good supports for this stock if ever bababa siya dyan. Alright, si MA50 medyo malayo pa. No? Medyo insignificant pa siya at the moment kasi ang lowest na pangalan nito, ang lowest point ng Darvas box nito ay nandito sa 10.54. Okay? So for this one, mapapansin natin na sige, plot lang natin yung Darvas box. Okay? Okay. So for the Darvas box, agree siya sa atin na ito talaga yung resistance, no? Yung 14.76. Therefore, kailangan niyang basagin muna to para magkaroon tayo ng strong bullish movement. Okay? Para mapatunayan na tapos na yung consolidation niya. So far, evidence pa lang to, no? Wala pa tayong clear jurisdiction na mag-uptrend na siya. Okay, if mag-reject, magkaroon ng rejection at this area, 14.76, is maaari pa siyang bumaba and maaari siyang masalo dito sa ating line of support sa 12.79 tsaka 12.34. Okay? So if we will check our FIB, dito na natin simulan si FIB, no, para mas sensitive. Okay. So for our FIB, tignan mo, tama yung pagkakaplat natin, tama yung TA natin because our FIB nag-a-agree siya na malakas talaga ang suporta around this area. Ayan, no? Pansinin nyo itong 12.75 nga sa kanya, sa atin 12.79, no? And then, ang good entry point din sa kanya is nandito sa 10.47. Agree si FIB, oh? Yan din ang sinabi natin kanina, plus eto. Eto ang nadagdag, no? Sabi niya, okay pa rin yung area na dito sa 11.50 or 49, 11.49, tsaka dito sa 12. Pero mas pinakamatibay, of course, guys, yun dito. Okay? So, best area to enter. 12.75, 12.79 to 12.34. Okay? So, let's see bukas kung kaya niyang basagin itong stronger uptrend niya. O yung resistance of the uptrend ito. Okay? So, for our MACD, as we can see here, nag-i-increase po. Yan, very nice, nag-i-increase. Therefore, we are seeing an increase in the buying momentum. Look at this one, umaangat po yan, ang ating positive histogram, plus it's blue over red, signifying that the buyers are in control. Ibig sabihin, nag-a-uptrend po siya. Okay? So for this one, this is actually good, no, for dito. Why? Because of this one. Pansinin nyo to guys, ang maganda dito is, let's see. Ayan. Ang maganda dito, we have here the support of the uptrend. Pataas siya. Plus, tignan nyo dito. Kaya naging matibay na uptrend yan kasi sinusuportahan niya yung mga binulugan natin. Every time na babaksak, aangat. So, yun ang trabaho ni support. Tagatulak pag bumabaksak.
Okay? So for this one, ang pinaka-resistance natin sa kanya na maaaring magkaano is magkabuhusan is dito sa 1274.38. Okay? Resistance area, bakit? Kasi unang-una overbought na po 'yan, above 70 na. Currently overbought na siya ngayon. Alam niyo naman kapag nag-overbought, nagpo-pull back, pero may possibilities pa rin na umangat. Pero ano na lamang 'yon, bonus na lamang. Sa kanya, sa history ni dito, umabot pa siya ng 92. Okay? So, good room pa siya if ever kaya niyang again, once again, basagin itong 14.76. Bakit naging strong resistance itong si 74.38? Because of this. 1, 2, 3, 4. Okay? Medyo matibay-tibay rin. Alright? So, let's proceed to our AC energy. Okay? So, for our AC energy, pinaka-obvious na una mong makikita is right here, we have a doji. Paganon guys, oh. So, ibig sabihin ng doji, guys, indecisive yung market. Hindi niya alam yung gagawin. Ang maganda lamang dito, no, tapos na ang pagiging pula. Ito yung sell-off. Sabi ko sa inyo, humihina yung sell-off, eh. Oh, descending yung volume niya. And currently, ayan, mukhang bumabawi na yung buyers natin. We ended up with a net. Net yan. Netong buying volume. Okay? Kasi kulay green. Although, below average, ha, maganda yan kung mag-iipon pa lamang ng lakas paangat. Right? So, for this one, we are seeing a net foreign buying of 12.83 million. And currently, the good entry prices, as I've said last time, is this area. Kung nasan si MA9, blue line, and cyan line is MA20, which is at around 6.90 and 6.78. Okay? So, mas matibay, ang best area pa rin for me na pasukin ito is dito sa MA50 na sa 6.49. Abangers dyan. Bakit? Kasi yun, tignan nyo to. Look at that one. Very, very solid. Na naging suporta siya in the past. At isa sa mga tenets ng technical analysis is that history repeats itself. MA100, medyo insignificant pa. Let's see our FIB. Nag-agree ba si FIB sa mga pinagsasabi natin? Okay. So, makikita nyo, agree si FIB na eto, nasa 6.90 to 6.78. Okay? Yung entry natin point, entry point natin. Sabi niya, itong 0.5, yan ang pinakamalakas na suporta ni FIB, is nasa 6.77. So, around those area, guys. No? That's a good area for support. Okay? We have seen a resistance naman dito sa 7.56. Okay? Every time natatama dyan, bumabaksa. Okay? That's why, tingin nyo, nasa pagitan siya nito, ng resistance tsaka ng support, kaya doji rin. No? Hindi rin decided yung market natin kung anong gagawin niya. Alright? Okay. So, let's go to our MACD. So, for our MACD, makikita nyo, very subtle lamang, no? Maikli lamang or pababa lamang ang kanyang buying momentum. Alam mo yun, parang naging stagnant yung buying momentum niya. Kasi sabi ko nga kanina, hindi mapakali yung ating buyers, no? Undecided sila, indecisive yung market. So, for this one, alam, pansin ninyo, almost pantay-pantay ang ating pangalan nito, ang ating positive na histogram. Ibig sabihin, sideways movement siya. Once again, hindi mapakali. Hindi alam ang gagawin. So, mapapansin nyo dito, ayan, no? Dalawang sideways movement. Magkapatong lang halos si... or parallel to one another, si blue over red, although the buyers are still in control. That's why, tingnan nyo, halos di siya gumalaw. Okay? So, for our RSI, as we can see here, it's currently on our support. Ang support natin, nasa 55.20, dito banda, support yan. Support ito. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Actually, matibay pala tong support na to. 6, 7, 8, 9. And then 10. Okay, 11. Pwede na yan. So, matibay tong support na to. So far, so good tayo for AC Energy. We might expect a bounce. Okay? Dahil ang kanyang resistance, matibay din naman, pero medyo mataas pa. Resistance niya at nasa 57 pa. Okay? So, abangan nyo guys, kapag inangat na, no, umangat na yung resistance, nabasag tong resistance na 57.79, pwedeng magkaroon ng strong continuous uptrend. Yan, no? Basagan niya lang to. Okay? 1, 2. Dadalawa lang halos. Sinabi ko matibay kanina kasi, ayan, no? Nag-flatten, no? Nag-plateau around this area.
So far, pansinin nyo na binasag niya na itong downtrend dito. Kaya ang lakas ng uptrend ni AC Energy. And currently, ayan, we are seeing here an uptrend movement. So, yung support of the uptrend. Dito natin ilagay kasi dito pa lamang siya nag-plato kasi siya dito. Okay, dito banda. Alright, yan yung una niyang resistance kung sasumahin natin. Iayos na lang natin ito dito. Okay? Alright. So, yun lamang for AC Energy. Let's proceed to our PHA. Okay, for PHA, as we can see, meron tayong net foreign selling. Ito po na almost negative 3.68 million. Okay? So, once again, ito ang ating nakikita sa kanya. We are spinning top type of candlestick. Sinalo lamang siya dito. Sinalo lang siya sa, lang low niya is 2.45, diba? Sinalo siya dito banda. Okay? Sinalo lang siya ni MA20. Sabi ko sa inyo, magandang suporta dyan sa mga MA. Diba sabi ko last time, bumili near the MA support. Kasi pag tumatama dyan, nagbabounce. So, katulad ngayon, tumama ng bahagya dito. Sakto natin. Ayan. Tumama ng bahagya, lumapit sa 2.43 for our MA20. Kaya, umangat muli. Kaya nag-close. Okay? Although, medyo insignificant yan. So, entry point natin, ang areas of support niya is nasa 2.21 tsaka 2.43. Okay? Gap filled na rin to. Okay na yan. Goods na tayo dyan. Okay? MA50, medyo mababa pa kasi guys, no? Dito pa banda, medyo hindi pa makatotohanan. So, if we are to look out for a good entry point, once again, sinasabi natin na mas maganda, mas solid bumili dito sa 2.23. 2.21, 2.23, kesa dito sa 2.43. Okay? So, abangers tayo. Bakit hindi ako bumibili sa tuktok? Because that's the technique, no? You don't buy at strength, you buy at their weakest level, tapos you sell on strength. Okay? Very, very easy, very common. Alright? Ito yung sinabi ko last time, congrats sa mga nakinig sa akin, no? Na entry point ito, sabi ko sa inyo, mag-gap fill yan, and nag-gap fill, and ito rin, entry point din ito. So, we've discussed that last time. Okay? So, currently, sige, proceed na tayo sa mga, sa future, no? 1, 2, 3. Okay, let's go for our Ichimoku Cloud. Ayan. This is a sign of weakness, no? Pwede siyang sign of reversal. Pwedeng bumaba yung stock because as we can see, we are seeing a convergence of our blue line or cyan color towards the maroon color. Kumbaga, pag nag-cross yan, ayan, nag-cross yan, okay, we are seeing a downtrend movement. Okay? Pababa po, guys, pababa. For our Ichimoku. For our PSR naman, okay, sabi niya, ito pala guys, before ko anuhin, we still have our candlestick above the upper limit ng Ichimoku Cloud, so uptrend pa rin. Ang maganda lamang kay PSR, ito yung sinasabi ko guys, we are seeing here the first indicator of PSR. Ito yung bihira, buti nasalo natin to, no? Buti nakita natin to ngayon because usually, the first indicator of PSR, sinasabi niya, signs of reversal yan. Kumbaga, this stock, ito yung inaabangan natin last week, itong star na to, this stock would undergo reversal, so will go uptrend. Okay? So, this is a strong bullish indicator that this stock would go uptrend. Bakit? Anong example niyan? Dito guys, oh. Yan, oh. Bullish uptrend. Okay? Uptrend. Very, very simple. Alright? So, that's a good sign, no? That's a bullish sign. For our Bollinger Band, since nakikita natin, pumapasok siya ngayon sa areas ng consolidation, therefore, reduced yung price action and reduced din ang volatility for this stock. But then again, itong gusto ko sa kanya, nagpakita na siya ng PSR. So, for most investors, this is an entry signal na. Okay? And as we can see here, ayan, we are seeing a decreasing amount ng ating histogram. Negative yan, pababa, sellers are in control. Pero ang maganda sa kanya, pahina na ng pahina. Okay? So kapag sobrang hina na ng ng sellers natin, then magti-take in control na po ang ating buyers. And once again, naangat na ang price action. So that's a good thing, guys, no? So for this one, sabi ko nga kanina, blue over red, sellers are in control. Pero you can see here, there is signs of convergence, no?
MACD cross po ang tawag dyan. Kapag nag-cross yan, blue over red. So, increased ang momentum. For the RSI, as we can see here, ayan. For the short term, ayan po, it's showing a triangle. Ito yung resistance niya. Kailangan niyang basagin yan once again para mag-uptrend. However, goods na tayo na meron tayong PSR dito. So far, ito, matibay itong support niya dito. 1, 2, twice niya sinuportahan and paangat pa rin. So far, malayo pa rin siya, no? Sa kanyang support, okay? And mukhang kaya niyang basagan yung resistance. Let's see ang next action ni PHA. But so far, we are bullish on this stock. Now, let's go to APL. Okay, for APL, as we can see, medyo hindi maganda, no? Although, nakakita tayo ng net foreign buying, okay, na 5.81 million. Yung pinaka-volume niya, overall, mapa foreign man yan, or local investors, is, ayan po guys, nag-i-increase po ang ating selling volume. Kay pula, kasi ang neto niya, selling pa rin. That's why bumaba ng negative 2.87, and that's why, ayan, populado ang ating merkado for this stock. Currently, papansin natin, consolidation pa rin siya once again. So, dito natin itama. Okay, ayan. Ito pa rin tayo sa kanyang bearish pennant. Buhay pa rin. Okay. And then, this one. Alright, so yan yung nangyari. Bearish pa rin ang nakikita natin sa kanya. Pa-sideways pa rin. Okay? So, kailangan niya munang basagin alin man dito. Once mabasag niya itong taas, itong resistance of the downtrend, is angat siya. Kasi nabasag niya nga yung downtrend eh. Kapag naman nabasag niya itong support of the uptrend, bababa siya. Okay? Okay, very simple. So, sa PSR, sabi niya, wala pang sign of reversal. This stock will continue to go downwards pa if mag-sideways movement pa siya. For the Bollinger Band, nag-agree siya, sideways movement talaga. Look at that one, the upper and lower limit of the Bollinger Band. Ayan, is going sideways. Parallel to one another, sideways sila. Okay? For the Ichimoku, as we can see here, ayan po, we have the maroon color above the cyan color. So, that's a bearish sign. Kita nyo naman, short term, pababa siya. Although, historically, kumpara mo dito, relatively, uptrend pa rin siya kasi above the cloud pa rin. Okay? Relatively lang, pero kung bibili ka nga naman dito, is so far, puro downward movement pa ang nakikita natin. Okay? So, let's check our landmark prices na, no? Tagunan natin tong mga to. Okay, for our landmark, ito yung MA natin, MA9. MA9 acting as a strong resistance. So, pansinin nyo, nung umangat siya ng 0.2070, ayan, tinulak niya pababa. Okay, pababa. Ayan, no? Kitang-kita. Plus our MA20, medyo malayo na siya. Ang MA20 natin, resistance niya dito na banda, guys. Eh. Ayan, no? Sa 26 na. Alright? So, right now, we are seeing two resistance. MA9, hindi siya ganun kalakas, but still, it's a resistance. Kaya niya pa rin pumalo or pumush pababa sa 0.2080. Plus, meron tayong resistance at 0.2632. Alright? For our MA50 naman, ito po. Ito ang ating support, no? Supporta niya, 0.15. Okay? Medyo matibay yan at medyo malalim na yan. So, kapag umano tayo dyan, in the event na dumire-diretso, mabasag niya yung triangle kanina, pwedeng magkaroon ng bounce dito sa 0.15. Yun yung magandang entry point if ever, no? Tapos sell on bounce. Okay? Depende sa strategy. Alright, so for this one. Okay. So for this one, napapansin natin na 0.2132. Okay, as you can see here, makikita natin that this is the area of a strong resistance. Okay? Nag-agree siya dito kay MA9 na resistance talaga to. Si MA9 nga is nasa 0.2080, siya ay nasa 0.2132. Okay? So, while nag-agree naman din to si Fibonacci natin na ang resistance once again sa kanya is 0.5 or dito siya sa 0.2632. Agree, saktong-sakto guys, no? 0.2632 rin, no? Halos sobrang accurate nung TA kasi nagko-coincide yung MA natin sa ating Fibonacci na talagang dito is area of resistance. Okay?
So kapag umangat man yan, dito ay pwedeng bumaba. Okay? Parang ganito, pwedeng gumana yan. Okay? Kapag umangat yan, once again, resistance, pwedeng bumaba, pull back. Pag bumagsak naman yan, may support dito, pwedeng umangat. Okay? So napapamagitan siya ng ating dalawang, nasa pagitan, sorry, siya ng ating resistance and ng ating support. That's why nagsa-sideways movement siya. Okay? Very contributing factors yung mga yun. So for this one, we can see a lower high. Okay, so merong decreasing power, ibig sabihin ng ating selling momentum. Humihina na ang sellers, trying in control pa rin, kumukuha ang buyers. Pero so far, kahit na ganyan, blue overhead yan guys. So, hindi pa halos nagko-converge, hindi pa kita yung convergence dito sa tip ng dalawa. So, wala pa tayong nakikitang pagbawi ng ating buyers. So far, sellers are in control, kaya pababa pa rin yung presyo. Ito yung sinasabi ko, once again, na sideways movement talaga siya. Okay, maliit lang yung candle na yan. Sinabi ko na rin to last time. Ayan. Na dito. Okay? Ito yung bearish pennant niya. So far, consolidation pa rin, no? Katulad nung ano kasi hindi pa nababasag. Okay? Same concept yan. Kapag nabasag pataas, dire-diretso. Pag nabasag pababa, pababa. Okay? So sinasabi rin natin na medyo matibay na kasi yung support niya dito. Kapag matibay yung support, pwedeng umangat yung stock. Ayan, no? Look at this one. 1, 2, 3, 4. Okay? Apat din yan. Kaya pag tumama, pwede mag-bounce sa kanya. While our resistance would be around here. Okay? Matibay itong resistance na to. It's 53.97. Dahil ayan, no? 1, 2, 3. Okay. So far, we are doing good for this stock. Curious lang ako, no? Kamusta kaya ang kanyang long-term chart? Okay, that's not so reassuring. So far, we are on its height pala. Pinakamataas pala. So, medyo hindi kagandahan. Okay? Gusto kasi natin, pag ako napili, bottom picking eh, ilalim. Alright, so let's proceed to our last stock, si BSE pala. Once again, hindi po tayo yung doktor na nag-hype. Alright, tayo po yung doktor na ayaw sa hypers. So kung mapapansin natin, matibay po ang nagiging suporta ni BSE dito. Tingnan nyo, ilang araw na siya nagko-consolidate sa area na to. Eh ano bang kahalagahan ng area na yan? Nandyan lamang si MA9. Look at this one. MA9, nasa 1.05. Sabihin, masarap sumalo dyan. And nandito niya sa 1.1, saktong-sakto. Kaya huminto rin dyan yung pagbaba eh. Nandyan kasi si MA20. Okay? Pansinin nyo, MA9, this one. The blue line went below the MA20, cyan color. So, ibig sabihin niyan that this stock is going downtrend for the short term. Okay? MA50 medyo mababa pa eh. Dito pa banda. So, hindi mo natin papansinin yan. Pero, mind you guys, always remember, we have the gap. We have the gap here. Okay? So far, what we are seeing dito is we are seeing a, actually kahit hindi nga dyan eh. Dito nga eh, bearish pennant, ibig sura nito eh. Ayan, no? Bakit pennant? Patriangle, guys. Ayan, no? So, makikita natin, patriangle siya. This is the support of the uptrend, resistance of the downtrend. So, sideways movement na siya. Okay? If mas sensitive, is mas shorter mong gusto mong tingnan, pag ganito yan. Alright? Bearish, kasi pababa, oh. Downward movement siya. Okay? Downward plus pennant. Okay? So, yun makikita natin, ang maganda lang sa kanya, nagkaroon na siya ng exhaustion ng selling moment, ng volume, selling volume. So, mapansin nyo, yung selling dito, nandito pa, medyo mataas, kalahati ng average ng stock na ito, but now, almost 1/4 na lamang, nangalahati na lang yung sellers. And aside from that, good thing is, nagkaroon tayo net foreign buying, almost 1 million na. Okay? So, for our Ichimoku cloud, ayan, no? We have here the maroon color above the cyan color. Ibig sabihin, short-term downtrend pa rin siya. Mapapansin nyo, resistance to it. This is the resistance, kaya hindi siya makaangat. Katulad na sabi ko, nandiyan si MA9. Okay? MA20, MA9. Sorry, support pala yun. Let me correct myself. Support pala silang dalawa. Okay? Sa kanina pala yung resistance. Well, ito yung nag-act as resistance sa Ichimoku Cloud. Kaya nung tumama dito yung presyo, bumaba bigla. Okay? Alright. So, for our SAR, wala pa rin sign of reversal. Pero guys, once na umabot yan dito banda,
ayan, at least 1.32, magbibigay ng isang signal dito na this stock might go upwards, no, reversal. That is once again and only if mabasag niya itong resistance of the downtrend, okay? Pansinin niyo, very vital itong linya na to. Kailangan niyang basagin yan, guys. For the Bollinger Band, as you can see, we are seeing a slowly but surely constriction ng ating volatility. Ibig sabihin, day by day, nag-i-increase, mababa yung volatility natin. Ibig sabihin, yung price action halos nawawala. Ayan, oh, pansinin nyo ngayon. Oh, kung dati, nag-ceiling play yan, ngayon nasa 0.89% na lamang yung galawan niya. Okay? For our, ayan, oh, ayun, nabawi guys, nabawi. Halos. O halos hindi gumalaw. Ayan, oh. Halos hindi gumalaw ang ating selling momentum. Nag-maintain lamang siya. Hindi yan ang kamagandang sign kasi hindi humina yung selling. Remember, kapag gusto mong umangat yung presyo ng stock, gusto mong pahinain yung selling momentum niya. And for this one, nagsa-sideways movement lamang siya. Okay? Okay, that's for our, ano? Again, red over blue. Downward movement yan, no? Ibig sabihin, sellers are in control. Pwede magbenta na magbenta. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na talaga naman, kundi pa to obvious na sideways movement to. Ayan, no? Sideways na sideways movement siya. Bearish pennant once again. Once again, ayan, no? Maraming di naniwala eh, kasi nadala sa hype last time na nung sinasabi ko po guys na babaksak ito dahil sobrang overbought niya na, nasa 96 na. Okay, marami pa rin pumasok. And bumaksak it did. Ayan, no? Pababa, dere-derecho. Okay? So, ito yung mga hyping areas or hyping time. Maraming na hype bumili. Mas bumaksak. Okay? So far, ito po yung ating support. Kailangan niyang masuportahan yan kung gusto niyo makita ang umangat ito. And if ever aangat nga yan, babasagin niya yan. If ever mangyari yon, hindi ko sinabing mangyayari. If ever lamang, probabilities, is ito ang ating immediate resistance at 62.29. Look at this one. 1, 2, 3, 4. Okay? Tried and tested na yan, guys, na around this area, may support, may resistance tayo. Okay? Well, this is our support. Alright? So, that would be it for our technical analysis weekend recap. Thank you so much for watching and as always, may the Lord bless you all. This is Doc Trader reminding you that you are blessed to become a blessing. Once again, God bless guys sa inyong trading and divorce and journey. I'm privileged to be a part of it.